So, magandang umaga po sa lahat. So, tayo po ay nasa ikatlong linggo na ng ating pong pag-aaral patungkol po sa 10 utos ng Diyos. Ang una po nating pinag-usapan ay So, yung pong 10 utos ng Diyos ay makikita natin sa Exodus chapter 20. Maging sa Deuteronomy chapter 5. So, inuna po na natin, nung pong first Sunday ng month na ito, ay yung pong first two commands. Yung pong huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Pangalawa po ay huwag kayong gagawa ng anumang imahe, anumang larawan at inyong sasambahin. Ang pangatlo po, nung nakaraang Sunday, Ayaw pa rin. Yan, umiilaw, kaya lang, ayaw rin. Ayun, ayan. Sige po. So, ito po yung 10 utos. Inuna po na natin yung pong first two commandments. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Pinaigsi na lang po natin. Tapos yung 3, nung nakaraang Sunday ay huwag mong gagamitin ang pangalan ni Yahweh. Nung nakaraang Sunday, marami hong pinakitang pangalan ng Diyos, yung Elohim, Eloha, yung Adonai, mga ganun po, tapos Yahweh. Pero ang nakasulat po sa Ten Commandments ay huwag mong gagamitin ang pangalan ni Yahweh sa walang kabuluhan. Sa walang kabuluhan. So specific po yung Yahweh ang pinakatinutukoy. At ngayon naman po, ang pag-uusapan natin yung ika-apat. Ipangilin mo ang araw ng Sabat. Sa English po, ang nakasulat po talaga dyan ay remember, ito po yung verse 5, remember the Sabbath day to keep it holy. Kung tatagalogin po natin, alalahanin mo ang araw ng Sabat para ito ay mapanatili mong banal. So, banal na po yung araw ng Sabat, pero ang sabi po ay alalahanin mo ang araw ng Sabat para ito ay mapanatili mong banal. Kaya nga ho, ang pinaka-title nga natin ngayon ay Sanctify the Sabbath Day. Banalin mo, yun ang pinaka-utos. Banalin mo ang araw ng Sabat. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, banalin mo ang araw ng Sabat. So, in short, kumbaga dun sa sinabing alalahanin mo ang araw ng Sabat upang mapanatili mo itong banal, ay ito na nga po yung pinaka-short na kataga ay banalin mo ang araw ng Sabat. So, unahin na po natin. Unang-una, ano ho ba talaga ang Sabat? Ang Sabat po, tingnan po natin. Meron pong iba-ibang klase ng Sabat ayon po sa Bible. Unang-una, Sabat Day. Yung araw mismo. Araw. Na kung saan, tumutukoy po sa Old Testament, yung pong Sabbath day ay ginaganap nila tuwing ikapitong araw ng isang linggo. Ikapitong araw ng isang linggo. So nagsisimula ang araw sa isang linggo ay Sunday at pumapasok po ang ikapitong araw ng Saturday. Sa Tagalog, Sabado. Pero, hindi po necessarily dun sa seventh day lang. Bakit?
Letter B, ang sabi po dyan, a specific day of the week aside from the seventh day. Yan pong specific day na yan, yung letter B na yan, ang tawag po dyan ay special Sabbath day. No? Special Sabbath day. So, hindi po yan yung seventh day, kundi pwedeng maging first day, pwedeng maging second day of the week. Oh, depende po yan. So, ayun po, meron pong special Sabbath day aside from the seventh day of the week. Aside from day, specific day, isang araw, ay ito rin po ay pumapasok sa Sabbath month. Oh, Sabbath month. Oh, na kung saan sa Bible ay makikita po natin sa ikapitong buwan ng taon, no? Sa Israel, tuwing ikapitong buwan ng isang taon, ay meron po silang tinatawag na Sabbath month. No? Sabbath month. At doon nga po sa Sabbath month na yon, ang first day of the week ng first week, no? So yung unang linggo, sa unang linggo na kung saan pumatak, meron pong unang araw, oh, yung unang araw, siyempre Sunday po yun, ang sabi, yun daw po ay isang special Sabbath, pero Sunday po yun. Special Sabbath na hindi sila mag-work. Oh. At tapos, sa loob na naman ng isang linggo, meron silang sacred assembly, meron silang festival, meron silang pagdiriwang, at tapos, sa dadating ang Sabado, so meron po silang Sabbath day. Pagdating po ng second na first day ng second week, oh, pagdating po ng second week, yung first day, Sunday na naman. So, kadaraan lang ng Sabado, ng Sabbath day nila, kinabukasan, meron naman pong special Sabbath day. Na hindi na naman po sila mag-work sa buong araw na yun. No? In celebration naman po sa, doon po sa seventh month. So, ibig sabihin, ulitin ko nga po, ang Sabbath day, mas tumutukoy po sa ikapitong araw, pero pwede rin naman, meron pong mga special Sabbath day na hindi po tumutukoy sa ikapitong araw. Tapos, seventh month of the year, tinatawag na Sabbath month. Ayon din po sa Bible, meron pong Sabbath year o sabbatical year. O, siyempre, Sabbath year, unang-una, tumutukoy sa ikapitong taon. Oh, ikapitong taon. Simula nung umalis sila sa Egypt, after 7 years, ay ito na po gagawin nila. Oh, hindi po pala pag-alis. Pagdating nila sa Israel o dun sa Promised Land, pagka sinakop nila yon, after 7 years, ito pong Sabbath year na to, hindi po nila tataniman yung pong lupa. Hindi po nila tataniman. So, yung pong for 1 year, ay magiging mapapahinga ang kalupaan para nang sa ganon, pagdating ng ika-8 taon, yung susunod na naman na first year sa 7 years na yon, ay doon uli sila magtatanim para maging fruitful yung pong kalupaan. Oh. So ganun po, 7th year, tinatawag pong Sabbath month. Pero bukod po dyan, meron po silang celebration. So pitong taon, oh, ang pitong-pitong taon, so yung ika-49th year, Sabbath year po yun. Pero pagdating ng 50th year, tinatawag na Jubilee year. Oh, Jubilee year. Na ang ibig sabihin po, lahat ng may mga naging alipin, palalayain. So yung pong inihintay. So kung nagkaroon po sila ng alipin nung ika-49th year, pagdating ng 50th year, isang taon lang nilang magiging alipin yon, palalayain na nila. O, palalayain na nila. Pero kung dun pa lang sa unang taon, nagkaroon na sila ng alipin, so maghihintay yung alipin na yun ng 50 years bago siya mapalaya. O, so ayan po yung Sabbath. Ayon po sa Bible, ayon po sa Old Testament, yan po ang mga Sabbath. Sabbath day, Sabbath month, Sabbath year. Tingnan po natin, letter B. Eh, ang sabi po kasi sa utos ay sanctify the Sabbath day. Oh, yun po ang utos eh. So, Sabbath day, puntahan po natin. Ito po, ayon sa Bible, ay a day of rest. Oh, a day of rest. Ayon po sa Exodus 31, 14 to 15, observe the Sabbath because it is holy to you.
Kanino raw po ba nalang Sabat? No? Sa ang kausap kasi ng gusto talaga dyan, yung mga Israelita. So, para sa mga Israelita. Ibig sabihin, ang Sabat day ay banal para dun sa mga taong tumatangkilik nito. No? So, tayo ho, ang inaano po natin na Sabat ay itong Sunday na nga. So, para sa atin, holy, banal ang araw ng Sunday. Special ang day ngayon dahil unang-una, Father's Day. No? Narinig ko dun sa kanta nila kanina. Ano daw? Hindi ko maintindihan dun sa tugtog eh. Kung sila ang tatay ngayon ang best o bigyan sila ng rest. Ayun ang hindi ko maintindihan dun sa tugtog. Ho? Kung the best sila ngayon, yung tatay, o dahil special day ng tatay ngayon, kaya bigyan sila ng rest. Ho? Ayan, hindi ko lang talaga maintindihan. Pero hindi lang po porque Father's Day ay special day ito. Mas higit pa doon. Special day ito sapagkat ito po ang ating Sabat para sa Panginoon. Banal. Mamaya, pag-uusapan naman natin, ano ibig sabihin, sanctify the Sabat. Oh, at ano po yung pinaka nakapaloob doon. So, balikan lang po natin, observe the Sabat because it is holy to you, banal ito sa iyo, anyone who desecrates it must be put to death. Ang sino man daw naglapastangan sa araw ng Sabat ay kailangang, ano daw po ang parusa? Patayin. Oh? Ang sino man pong lumabag, ito po sa Old Testament, oh, ang sino man pong lumabag, mag-desecrate, lapastanganin ang araw ng Sabat sa Old Testament, ang parusa po ay kamatayan. Ganun po katindi. Ang parusa, kamatayan. So kung tayo po nabuhay sa Old Testament, marami sa atin siguro matagal nang patay. No? Bakit? Dahil yun ang parusa eh. Tapos ito ang nais kong bigyan ng pansin. Whoever does any work on that day must be cut off from his people. Bakit? Kasi nga rest day, kaya dapat hindi kumikilos, hindi nagtatrabaho. For 6 days, work is to be done. But the seventh day is a Sabbath of rest. Holy to the Lord. Kanina, holy to you, banal para sa iyo. Ngayon naman ang sabi, banal, ang Sabbath day ay banal para sa Diyos. Yung pong L, yung capital L-O-R-D, kapag ka sa NIV ang hawak-hawak ninyo, ang original niyan, Yahweh. Yung pong Y-H-W-H. Oh. So, yun po ang nakapaloob yan. So, ang sabi, balikan ko po, yung Sabbath day ay day of rest, holy to the Lord. Whoever does any work on the Sabbath day must be put to death. Ha? Tingnan pa po natin. So, ito po ay Sabbath day. Ang sinasabi, is not really Saturday. Kung totoosin, ang ibig sabihin po ng Sabbath day, hindi po Sabado. Ha? Doon po tayo nalilito eh. Yung pong Sabbath day, ang isip natin, Sabado. Kasi Sabat, oh, tapos Sabado, oh, sa Tagalog. Oh. Hindi rin naman po Saturday dahil nga yun ang seventh day. Bakit? Kasi ang ibig sabihin po ng Sabat ay hindi po seventh, hindi po ikapito. Kasi kung titingnan nyo po, Sabbath day, mostly seventh day. Sabbath month, seventh month. Sabbath year, seventh year. So ang Sabat po ay hindi po naman ang ibig sabihin ay seventh. Oh, hindi rin po. So tingnan pa natin. So ang sabi nga po diyan, it's not really the seventh day of the week. Bakit? Letter B, Sabat, ang ibig sabihin po kasi ng Sabat ay rest. No? Ang ibig sabihin ng Sabat ay rest. Yun po ang ibig sabihin. Pag sinabi pong this day is a day, is a Sabbath day, ibig sabihin this day is a rest day. Oh, bagamat ang sa Old Testament ang talagang pinakita ang sinabi, yung pong rest day ay yung ikapitong araw. Oh, pero ang ibig sabihin talaga ng Sabbath ay rest, hindi po yung seventh day or Saturday, hindi po. Oh. So tingnan pa natin. So ang sabi po sa Bible sa Old Testament,
no work must be done. Sa Old Testament po, ha, kahit nga daw po magparingas ka ng apoy. Kung magluluto, bawal magluto. Kasi magparingas nga ng apoy, bawal eh. No? So no work must be done. Pero, syempre, merong exemption. Except for preparing for food. Maghahain. Kailangan silang kumain eh. So merong maghahain. Pagkatapos kumain, merong magliligpit. Kaya lang, wala na hong binanggit kung merong maghuhugas. Oh, basta yung paghanda at pagligpit ng pagkain. Oh, kasi kailangan kumain. Yan. So, yun po ang pinakatinutukoy. No work must be done. Oh, sa Old Testament. Tingnan pa ho natin. Number two, ang Sabbath day, aside from being a rest day, it is a day for sacred assembly. Katulad po natin ngayon, meron tayong gathering. Ang gathering natin ay hindi to celebrate lang yung Father's Day, hindi to celebrate lang ang isang okasyon, kundi to celebrate yung pong pagliligtas ng Diyos sa atin. Oh? So tayo ay nag-gather for a sacred purpose. Oh? Sa isang sagradong kadahilanan. Kaya tayo narito dahil sa Diyos. Ang Diyos ang dahilan kung bakit naging sagrado ang ating pagtitipon. Ang Diyos ang dahilan kung bakit naging sacred, naging banal ang ating araw na to, ang ating pong pagtitipon na to. So, ang Sabbath day, kaya tayo pinagre-rest para maka-attend sa gawain. So, kaya ka pinagre-rest para ang concentration mo ay sa gawain ng Panginoon. Hindi yung umaattend ka nga sa church, tapos ay iisipin mo, hindi pa ako nakapaglalaba, ang dami kong labahan. Yan. O kaya yung iba, yung mga tatay, hindi ko pa natatapos yung trabaho ko, gagawin ko pa yun. Hindi po eh. Bakit ka napunta rito? Para sa Panginoon. So dapat ang focus mo sa Panginoon. Kaya ka hindi nagtatrabaho sa araw ng Sabat para maka-attend ka ng sacred assembly. Tinan po natin, Leviticus 23 verse 3, there are 6 days when you must work, but the 7th day is a Sabbath of rest, a day of sacred assembly. You are not to do any work wherever you live, it is a Sabbath to the Lord. So talagang binanggit po na ang Sabbath day, para kaya kayo pinagre-rest, para tayo pinagre-rest, para maka-attend doon sa sacred assembly. For Sabbath day is a day of sacred assembly. So hindi po sinabing kaya ka pinagpahinga para mamasyal. Hindi sinabing kaya ka pinagpahinga para gumala. Oh, kundi kaya ka pinagpahinga para maka-attend ka sa sacred assembly. Special day, bakit? Sapagkat ang Diyos ang kumakatagpo sa atin pong pagtitipon. Yan po, tandaan natin. Tingnan natin, letter C, Sabbath is a sign of God's covenant. Oh, sign daw ng covenant ng Diyos. Kanino? Number one, with the Israel. Kung totoosin, nakalimutan ko, isulat dapat yan, only, with Israel only. Oh, bakit? Tingnan po natin. Exodus 31 verse 13, say to the Israelites, you must observe my Sabbaths. This will be a sign, yung Sabbath po, this will be a sign between me and you for the generations to come. So, ang Sabbath day ay sinyales, marka, patotoo, ng covenant ng Diyos at ng mga Israelita. Ang sabi, for the generations to come. So, ibig sabihin, hanggang sa mga susunod na henerasyon pa. Tingnan pa hun natin. Exodus 31, verse 16 to 17. The Israelites are to observe the Sabbath, celebrating it for the generations to come as a lasting covenant.
So kung lasting covenant yon, so lasting din ang kanilang pagse-celebrate pag-o-observe sa Sabbath day. It will be a sign, ando na naman po, between me and the Israelites forever. For in the 6 days, the Lord made the heavens and the earth, and on the earth, 7th day, He abstained from work and rested. So, ulitin ko ho, Sabbath day is a sign between God and the Israelites sa kanilang covenant. Tingnan pa natin, Ezekiel naman po, Ezekiel 20 verse 12. Also, I gave them my Sabbaths as a sign between us. So they would know that I, the Lord, made them holy. Oh. So tingnan pa huw natin, sa Israel yun, pero sa Gentile believers. Tayo po ay hindi Israelita. Tayo po ay mga Pilipino. So sa kung pagbabasihan yung Israelite, yung Jews, and Gentiles, tayo po ay mga Hentil. Pero tayo po ay mananampalataya. So, we belong to the Gentile believers. Tingnan po natin. Ito po ang utos sa mga Gentile believers. Kaya't huwag na kayong magpapasakop pa. Oh, huwag nang magpapasakop pa. Saan? Sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan, o sa araw ng pamamahinga. So ang sabi sa mga Gentile believers, huwag na kayong magpasakop pa. Saan? Sa anumang alituntunin tungkol sa, puntahan na po natin yung pinakababa, araw ng pamamahinga. Bakit? Dahil yung Sabbath day na 7th day of the week na no work must be done ay ito po ay sign of God's covenant with Israel. Pero sa mga Gentiles, Gentile believers, hindi po. Tingnan pa natin, Romans chapter 14, verse 5 and 6, may nagpapahalaga sa isang araw ng higit kaysa ibang mga araw. So yung iba, special day ang 7th day dahil Sabbath day. Yan. 7th day, ho. Tapos ang sabi naman, may naniniwala namang pare-pareho ang lahat ng araw. Bakit? Kung titingnan nyo po ang Acts chapter 2, Acts chapter 4, makikita nyo ang mga believers nung mga panahon na yun sa Book of Acts ay hindi lang po sila every 7th day nagkikita-kita. Ang sabi po sa Acts chapter 2, sa Acts chapter 4, ang sabi po doon, araw-araw sila ay nagtitipon. No? Kaya ho, sabi ni Pablo sa panahon na yan, merong ibang tao, ibang Kristiyano, nagpapahalaga sa isang araw as a special day. Yung iba naman, ang sabi nila, ay pinahalagaan nila ang bawat araw, for every day with Jesus is a special day. Tingnan pa natin. Dapat tiyakin ng bawat isa na tama ang kanyang pasya tungkol sa mga bagay na ito at nagpapahalaga sa araw, yung nagtatangi ng isang araw, ay nagpapahalaga rito alang-alang sa Panginoon. So bakit niya tinitreat ang isang specific day of the week? Bakit? Dahil tinitreat niya yon as special day dahil sa Panginoon. Ganon din naman kung totoosin, ibig sabihin, kung papahalagahan mo yung 7 araw sa loob ng 1 linggo as special day, gagawin mo pa rin naman yon para sa Panginoon. At kung dudugtungan naman natin, ang kumakain ng anuman ay kumakain niyon alang-alang sa Panginoon sapagkat nagpapasalamat siya sa Diyos. Yun namang hindi kumakain ng ilang uri ng pagkain ay gumagawa ng ganoon alang-alang din sa Panginoon. At nagpapasalamat din siya sa Diyos. So whether we treat one day of the week as special or every day of the week as special, we are to do it for the glory of God. Alang-alang sa Panginoon. So tingnan po natin, bakit tayo nagmi-meet ng Sunday?
Bakit? Unang-una, ayon po sa Revelation chapter 1 verse 10, tinawag po ang Sunday as the Lord's Day. No? The Lord's Day. Bakit po Lord's Day? Sabi kasi, ang nakasulat talaga sa Bible, no? Sa Matthew, sa Mark, sa Luke, sa John, si Kristo po ay nabuhay na maguli on the first day of the week. Si Jesus ay nag-resurrect on Sunday. No? Kaya nga, Resurrection Sunday ang tawag natin. No? So, bakit? Kasi nag-resurrect si Jesus on a Sunday. Kaya ho tinawag ang Sunday bilang the Lord's Day. So, this is special, no? For the believers, whether Jews or Gentiles. Pero, tayo po na mga Gentile believers na inutusan, huwag ka nang magpasakop pa sa araw ng pamamahinga, sa seventh day of the week. Huwag ka nang magpasakop pa. Tayo naman ay nagse-celebrate, nag-gather together on Sunday. Bakit? Because it is the Lord's Day. Special sa atin ang araw na to, sapagkat ito ang araw ng Panginoon. Letter B. Sa Acts chapter 2, makikita natin, o Acts chapter 1 pa lang, sinabihan ng Panginoon ng mga apostol, huwag kayong aalis sa Jerusalem. Tarry ye in Jerusalem. Huwag kayong aalis hanggang kayo ay mapuspos ng banal na Espiritu. Kailan dumating ang pagkapuspos nila sa banal na Espiritu? Sa Acts chapter 2. Bumagsak din yon sa araw ng Sunday. No? Yung araw ng Pentecost, the Pentecost day is a Sunday. No? At yung iba, sinasabi nga nila, ang birth ng church ay naganap sa Acts chapter 2 when they were received the Holy Spirit. No? So, kaya special day ang Sunday. And then, kung makikita natin sa Bible, it is the day, yung Sunday, is the day when the Gentile believers met together. Sunday na po sila nagtitipon-tipon. Sa Acts chapter 2, Acts chapter 4, ang sabi, araw-araw. Kaya lang Acts chapter 2, Acts chapter 4, nasa Jerusalem pa lang po sila. Pagdating po sa Gentile believers, sa Epeso, ang sabi rin po, araw-araw nagmi-meet. Minimit ni Paul ang mga believers for 2 years. Araw-araw niyang minimit ang mga believers sa Epeso. Pero, yun naman daw pong nag-stay siya doon. Pero yung gospel daw po ay nag-spread throughout Asia Minor for 2 years na yun. Nang hindi siya umalis. Sino ho ang nangalat? Yung pong mga tinuruan niya. Pero tingnan po natin. Ayon po sa Acts chapter 20 verse 7. At nang unang araw ng sanglinggo. Ano ang unang araw ng isang linggo? Sunday, linggo. Nang kami nangagkakapisan, nagkasama-sama sila, upang pagputol-putulin ang tinapay. So ano ibig sabihin? Meron silang gathering on a Sunday, at ang gathering nila, ano ang ginagawa nila? Communion. Oh, nag-communion sila on a Sunday. So, ibig sabihin, dahil meron silang gathering, ibig sabihin, meron silang service. Meron silang sacred assembly on the first day of the week. Si Pablo ay nangaral sa kanila, nag-aakalang umalis kinabukasan at tumagal ang kanyang panalita hanggang hating gabi. Hirap siguro nun magsalita. Hanggang hating gabi. Kung magsimula ako ng alas 10:30 kanina, tapos alas 12 pa ng gabi tayo matatapos, ang hirap siguro. Nakatayo ako dito ng gusto. Oh. Pero ganun na nangyari. Pero ulitin ko, nag-gather sila on the first day. Tingnan pa natin. 1 Corinthians 16, 1 and 2. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyo
gaya ng iniutos ko sa mga iglesia sa Galacia. So yung iglesia sa Galacia, ito ang utos ni Pablo. At ito rin naman ang iniutos ni Pablo sa mga sa iglesia sa Corinto. Na ano? Sa tuwing unang araw ng Sanlinggo. Ibig sabihin, on a Sunday, no? Every Sunday, kasi tuwing unang araw. Every Sunday, anong gagawin? Ang bawat isa sa inyo ay magbukod ng magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko, no? Sa pagpunta niya. Anong ibig sabihin? Kasi pagka pumunta siya, magkakaroon ng gathering. Siyempre, doon palang mag-ano. Pero ang sabi niya, huwag na. Ngayon palang, every Sunday. No? Mula ngayon, nung sinabi niya yan, nung inuutos niya yan, nung pinadala niya yung sulat, every Sunday, bago siya dumating, mag-ambagan na sila nung maitutulong nila sa mga kapatiran sa Jerusalem Church. No? Sa Jerusalem. So bakit tuwing araw ng Linggo? Kasi kung wala silang gathering ng araw ng Linggo, mahirap pong likumin yung pera. Pero kung meron silang gathering araw ng Linggo, madali na pong likumin ang pera. So, pinapakita ho talaga na sa Gentile believers, nung palang sa panahon palang ng mga apostol, ang mga Gentile believers ay nagmi-meet sa pagsamba sa Panginoon on a Sunday. No? Sa araw ng Linggo. Puntahan na po natin. Ang utos, yun po kasi Sabat pa lang eh. Ang utos sa atin ay to sanctify the Sabbath day. How can we sanctify? Paano po natin mapapabanal, mapapanatiling banal ang araw ng Sabat? At yung tinutukoy ko pong Sabat dito, hindi na po yung Sabado, yung seventh day of the week, kundi yung day for sacred assembly. No? Tayo ngayon, Linggo natin ginaganap, so Sunday is our Sabbath day. So paano natin mapapanatiling banal ang Sabbath day? Puntahan po natin. By keep on remembering and observing it. Alalahanin. At ino-observe. Ibig sabihin, pumupunta ka ng church sa araw ng Sunday. Sabbath breakers, ayon po sa Old Testament. Tinatawag na sila ay nagde-desecrate ng Sabbath. Ang sino man nagtatrabaho sa araw ng Sabbath sa Old Testament, ang sabi po, they desecrate the Sabbath. Dinudungisan nila. Nilalapastangan nila ang araw ng Sabbath. Yun po ang sabi. Dahil po dyan, ulitin ko po, sa kanilang binasa natin, yung mga Sabbath breakers sa Old Testament, ang parusa po ay hindi pagkakakulong ng habang buhay. Ang parusa po ay kamatayan. No? Sabbath breakers. Ang parusa sa kanila ay kamatayan. Pero kung talagang ikaw, mahal mo Panginoon, ano mangyayari? Siyempre, you will always remember it. Kaya nga yun ang pinaka-utos eh. Remember. Oh, yun po ang sabi. Remember. Remember the Sabbath day to keep it holy. Kaya nga, Sabado pa lang, pine-prepare mo na sarili mo. No? Nung nandito pa nga po si Kuya Edward, yun po ang narinig ko sa kanya. Ang pagsamba ng Sunday, nagsisimula sa araw ng Saturday. Bakit? Kasi Saturday pa lang, pine-prepare mo na yung sarili mo sa pagsimba mo para kinabukasan. Natutulog ka ng maaga ng Sabado para magigising ka ng maaga ng Sunday. Kaya hindi ka malilate sa church.
Hinahanda mo na yung mga isosot mo ng Sabado para hindi ka na magkakraming pagdating ng Sunday morning. Kaya yun ang sabi ni Kuya Edward nun eh. Ang pagsamba ng sa Sunday ay nagsisimula sa araw ng Saturday. Si John Wesley, nung siya po ay nagtuturo sa mga kumbaga future na mga ministers ng Methodist Church, no? Sa bagay hindi pa naman church noon, ha. Pero ng kanilang Methodist Society. Eh dumating po ang araw ng Sunday na pagpunta niya ng church, yung mga tinuturuan niya wala. Oh, wala po. Yung iba late. Nung matapos yung service, tinanong niya yung mga late, saan yung iba? Pasensya na po. Gumala kami kagabi. Kaya na-late sa pagtulog, na-late sa paggising. Kaya ang sabi ni John Wesley, every Saturday night, dun sa mga tinuturuan niya na future ministers ng Methodist Society, ang sabi niya, walang lalabas, walang gagala. Walang gagala. Eh kung kaya ganun lang gawin din natin, ano? Kaya lang, Saturday ang ano natin, madalas, dahil Sunday, meron tayong gawain. Pero, yun nga po ang pinakainaano lang sa atin. Ang pagsamba sa Sunday, sa araw ng Sunday, nagsisimula sa araw ng Saturday. Kaya yun ang sabi, always remember it. Saturday ngayon, uy, bukas pagsamba. Ngayon, aayusin ko na yung mga sosot ko. Mamaya, matutulog ako ng maaga. Inaalala mo. Aside from that, if you truly love God, you will always observe yung Sabbath day. Yung sacred assembly. Pupuntahan mo, bakit? Dahil ang kinakatagpo mo, hindi lang yung katabi mo. Oo, nandun po, kinakatagpo natin ang isa't isa. Pero ang pinaka-kinakatagpo natin tuwing araw ng Sabbath day sa sacred assembly ay walang iba kundi ang Panginoon. We will be blessed kung tayo po mararamdaman natin sa pagdalo natin ang presensya ng Diyos at tayo po ay uuwi dahil naramdaman natin yung presensya ng Diyos na tayo ay uuwi na talagang pinagpala. Pero kung aaten ka ng church na hindi mo naramdaman ang presensya ng Diyos, hindi mo naramdaman ang pagkilos ng Diyos, hindi mo nasabing ang Diyos ay kumikilos sa aming kalagitnaan, uuwi ka na meron pa rin pong kabagabagan sa buhay, sa puso. Dahil hindi ka nakatagpo ng Diyos. Pero kung lagi ka, tuwing pupunta ka sa church for the sacred assembly on a Sabbath day, at nagiging special sa iyo ang Sabbath day dahil kinakatagpo ka ng Panginoon, edi syempre, talagang magiging masaya kang pupunta sa sacred assembly on the Sabbath. Tingnan pa ho natin, letter B. We sanctify the Sabbath day by regarding or esteeming it highly. Kailangan talaga tratuhin natin ang Sunday as a special day. Whether Father's Day, Mother's Day, Grandparents' Day, oh, marami po tayong ganun, at Sunday po pumapatak po madalas yun eh. O ano man pong kahit wala pong ibang okasyon kung Sunday, Sunday is a special day. Bagamat bawat araw special, pero mas nagiging pinaka-special ay Sunday sapagkat doon natin kinakatagpo ng husto. Sama-sama tayo ang Panginoon. Tingnan po natin, ang sabi po, namaya natin babasahin yung teksto, we are to regard it as a delightful day. Araw na nagpapasaya. Masaya ba kayo pag-aaraw ng Sunday? Huh? Dapat masaya tayo eh. Bakit? Sapagkat ang Sunday ay Lord's Day. Oh, araw ng Panginoon, dapat masaya tayo. It will be a delightful day. Number two, it is as an, regard it as an honorable day. Isang araw na marangal. Oh, kahit na ano pa problema mo, yung araw ng Sunday ay araw na marangal. Kaya, ang sabi sa number three, regard it as a day to be
honored. So marangal yung araw na yon, kaya parangalan natin ang araw na yon. Tingnan po natin ang sinasabi. Isaiah 58, 13 hanggang 14. If you keep your feet from breaking the Sabbath and from doing as you please on my holiday, if you call the Sabbath a delight, oh, ayun po ang sabi, a delight, and the Lord's holy day honorable, if you honor it by not going your own way and not doing as you please or speaking idle words, then, ito po ang reward. If you keep Sabbath day as a delight day, delightful day, honorable day, and you honor it, ito po ang reward. Then you will find your joy in the Lord. And I will cause you to ride in triumph on the heights of the land and to feast on the inheritance of your father, Jacob. So may reward. Sa Tagalog, ang sabi po, kung iyong iurong ang iyong mga paa sa Sabat sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na kaarawan at iyong tatawagin ang Sabat na kaluguran. Oh, kaluguran. At ang banal ng Panginoon, yung banal na araw, na marangal at iyong pararangalan. Oh, siguro ang ganda na lang po, no? So talagang pinapakita ho eh. Sabbath day is a delightful day, an honorable day, and a day to be honored. And then number four, regard it as a day of celebration. Masaya kayo. Kung nire-recognize mo, nire-regard mo ang Sabbath day, yung araw ng ating pong sacred assembly, ay na delightful day, edi magre-rejoice ka. Magse-celebrate ka. Magse-celebrate ka. Magpapasalamat ka sa araw na yon. Oh, magbubunyi ka sa araw na yon. Bakit? For it is a day of celebration. Ano pa ho sabi? Exodus 31 verse 16. The Israelites are to observe the Sabbath, celebrating it. Oh, nandun talaga eh, celebration eh. For the generations to come as a lasting covenant. So tayo, hindi po yung Sabbath day na seventh day of the week na talagang walang trabaho, kahit magparingas ng apoy, hindi po yun ang pinakautos sa atin. Pero, we are to take a rest para saan? Para mag-meet doon po sa sacred assembly. Bakit? Because it is a day of celebration. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Mark chapter 2 verse 27, then He said to them, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Bakit kailangan tayo mag-celebrate? Sapagkat Sabbath is made for man. Kaya lang maraming Kristiyano, marami kapag ka Linggo, ano nangyayari? Para bang yung pag-attend sa church, parang pabigat. Lalo ang mga kabataan, minsan, ang hirap pang gisingin. Oh? Ang hirap pang gisingin. Araw ng Linggo. Kaya ano nangyayari? Para bang sa tingin nila, hindi special yun. Parang pabigat. Kailangan kang sumunod. Pero kapag ka merong outing, kapag ka merong swimming, kapag ka merong pasyalan, ang mga kabataan, hindi na nga natutulog eh. Oh? Ayaw na nga matulog. Bakit? Dahil excited sa pagpunta. So, anong pinapakita? Excited sila sa outing, excited sila sa pamamasyal, pero hindi sila excited sa araw ng Sabat. Bakit? Hindi nila tinuturing, hindi nila naituturing na special ang Sunday, ang Sabat, oh, ang sacred assembly. We are to keep the Sabbath as holy as we can. Kaya tingnan po natin, by coming to the sacred assembly, kailangan pupunta ka. Hindi yung magpapahinga ka, hindi ako maglalaba. Hindi rin ako aalis, pahingi. So hindi po. Kaya naging special ang Sabbath day, for it is
a day for sacred assembly. Ano po sabi? We are commanded not to neglect our sacred assembly. Ayon po sa Hebreo chapter 10:25, huwag nating kaliligtaan ng pagdalo. Oh, yun po ang utos, oh. Huwag kaliligtaan. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, huwag mong kaliligtaan ng Sabbath day. No? So, balikan ko lang po. Sabi po, no? Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. No? Huwag kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Bakit? Gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, ito daw po ang dapat gawin. Sa pagtitipon, anong gagawin? Palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Ano ibig sabihin? Ang isa sa mga dahilan bakit tayo nagtitipon-tipon para mapalakas ang ating loob. Para tayo po ay ma-encourage sa bawat mga pagsubok na dumarating sa ating pumbuhay, ma-encourage lang tayong harapin ang lahat ng iyon kung alam natin na ang Diyos ay suma sa atin. We can face any trial, any troubles, oh, sa buhay natin if God is with us. Kung ang Diyos ay suma sa atin. Eh, mas lalo natin nararamdaman ang pagkilos ng Diyos sa sacred assembly. Balikan ko po ang aking illustration. Isang kandila, may apoy. May konting liwanag dahil isang kandila lang, dahil maliit na apoy. May konting init dahil maliit lang po yung apoy. Maglagay ka ng 100 kandila, sindihan mo lahat. Yung maliliit na apoy na yon, dahil sama-sama, nagbibigay ng malaking liwanag. Oh, nagbibigay ng malaking liwanag. At dahil sama-sama, magkakasama, yung mga apoy na maliliit, nagbibigay ng mas matinding init. Ibig sabihin, mas lalo tayo naliliwanagan mula sa Diyos kung tayo ay sama-sama. Mas lalo tayong binibigyan ng illumination ng Diyos if we are together. At mas lalo natin nararamdaman ang init ng pagmamahal ng Diyos kung tayo po ay sumasama, umaten sa mga pagtitipon ng banal. Kaya tayo po ay mai-encourage dahil nararamdaman natin ang pagkilos ng Diyos. Dahil totoo sa atin na mahal tayo ng Diyos. Kaya anuman ang pagsubok, haharapin natin na may taas noo at sasabihin natin, kaya ko yan sa tulong ng Diyos. At bukod doon, dahil tayo po sa ating pagtitipon, may mga patotoo tayo naririnig. Kung paano sinagot ng Diyos ang panalangin ng isang kapatid. Kung paanong pinagaling ng Diyos ang sakit ng isang kapatid. Kung paanong ibinigay ng Diyos ang pangangailangan ng isang kapatid. Nakikita natin ang pagkilos ng Diyos mula sa mga patotoo ng ating mga kapatiran. At dahil dyan, we are encouraging each and every one of us. Kaya yun po ang sabi, huwag niyong kalilimutan, huwag nating kalilimutan ang pagtitipon ng mga banal. Ang araw na to ay special day para sa iyo. Hindi para pabigatan ka. Hindi para mahirapan ka, kundi para mas lalo kang maging maayos. Huh? So ang araw na ito, ang pagtitipon ng mga banal, tayo po'y patuloy na dumalo. Number two, true rest for our soul is found only in the presence. Ano sabi ng Panginoon? Matthew 11:28-30. Lumapit kayo sa akin. Yan po ang paanyaya niya sa atin. Yan po ay utos niya sa atin. Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin. Yung iba, pagka may problema, hindi na-attend ng church. Bakit? May problema,
So lulutasin muna yung problema, kung kailangan ng pera, maghahanap buhay muna para nang sa ganun ay merong panustos dun sa kailangan niyang pera. No? So hindi umaattend yung iba. Yung iba naman, kapag nagka-problema, ang sinasabi, akala ko ba pagka tayo na sa Panginoon, wala nang problema? Hindi po. Pag ikaw pumunta sa Panginoon, mas marami problema mo. Pero ang kinagandahan, kasama mo ang Diyos sa lahat ng problema mo. No? Yun po ang kinagandahan. Kaya ang sabi ng Panginoon, sa panahon lalong-lalo na ikaw ay may problema, huwag kang lumayo sa church, umaten ka pa sa church. No? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan, nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at ito po ang utos, lumapit kayo at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. So ang sino mang hindi lumalapit sa Panginoon, hindi niya bibigyan ng kapahingahan. Ang bibigyan niya lang ng kapahingahan, yung lumalapit sa Kanya. Eh kung tayo nga po, sabi ko kanina, tuwing tayo nag-gather, mas lalo natin nararamdaman ng presensya ng Diyos. Ibig sabihin, tuwing tayo nag-gather, mas lalo tayong lumalapit sa presensya ng Diyos. Kung kaya't doon tayo bibigyan ng kapahingahan. Pasayanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga tinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Hindi sa labas, hindi sa kwarto para ikaw ay matulog, hindi sa pamamasyal, kundi ang kapahingahan daw natin ay matatagpuan lang natin sa Panginoon. Kung kaya't ano pa ginagawa natin, lapit tayo sa ating Panginoon. Pumunta tayo sa presensya ng ating Diyos. Manatili tayo doon. At doon ay tayo po ay mapapahinga. Bakit daw matatagpuan sa Kanya ang kapahingahan? Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaang ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Pinapakita na sa sacred assembly, araw-araw, kahit saan tayo magpunta, we can feel the presence of God. Kung tayo po ay talagang naka-intune lagi. Pero, ang Sunday, o yung pong hindi lang po Sunday, yung every gawain, once na tayo ay nag-meet together in the name of Christ, mas lalo nating nararamdaman ang Kanyang presensya. Mas lalo natin nararamdaman ang Kanyang pagmamahal, ang Kanyang pag-aaruga. Kung kaya, tayo po, huwag na po nating aksayihin ang ating mga araw. Kapag ka-araw ng Linggo, sikapin nating free ang ating oras, lalong-lalo na Sunday morning. Dahil ang service lang naman natin ngayon, tuwing umaga lang. So let us free ourselves sa araw ng Sunday morning para makadalo tayo. Or, yung pong, kaya po naging special day ang Sunday bukod sa it is the Lord's Day sapagkat mas lalo nating nararamdaman ang presensya ng Diyos tuwing tayo po ay nag-meet together. Kung kaya't pagsisihan na po natin ang mga panahon na binabaliwala natin ang pagsamba. Pagsisihan na po natin ang mga panahon na tayo po ay nakaka-attend nga, pero lumilipad naman ang isip kung saan-saan. Let us fix our eyes on Jesus. Hayaan natin na talagang sa bawat gawain natin, maramdaman natin ang Diyos. Nandoon po ang tunay na pagpapala. Na maramdaman mo ang pagkilos ng Diyos sa araw ng ating pong mga gawain. Tayo pong lahat ay pumikit. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay pumikit at manalangin. Sige po, tayo po ay pumikit at manalangin.
Tunay Panginoon, maraming salamat po. Salamat po sapagkat hindi nyo kami inuutusan. Hindi nyo kami binibigyan ng mga utos para mahirapan kami. Para maisip namin na dinumiro ang aming pong mga pagkilos. Bagkus kaya nyo po binibigay sa amin ang mga utos na yan, ay para na rin sa aming kaginhawaan. You want us to take a rest in your presence, lalo na sa araw ng Linggo, sa amin pong pagtitipon, O God. For there is only, we have rest only in your presence, O God. Sa inyo lang namin matatagpuan ang kapahingahan, kalakasan, kapayapaan, kaginhawaan, kagalingan, katapangan, kung kami, Panginoon, ay darako sa inyong presensya. Kung kaya't dalangin po namin, Panginoon, sa bawat araw na lumilipas sa aming pong buhay, hayaan niyo po na paggising pa lamang namin ng umaga, maramdaman na namin na espesyal ang araw na yun sapagkat kasama namin kayo. Sa buong araw, ng bawat araw sa isang linggo, hayaan niyo, O Diyos, na talagang anumang problema, anumang pagsubok, anumang tukso ang dumarating sa amin, masabi po namin na kami matagumpay. Kami magtatagumpay sapagkat kasama namin kayo agad. Lalo't higit, Panginoon, bigyan niyo kami ng katagumpayan sa tuwing may mga araw ng pagtitipon ng banal. Sa amin pong prayer meetings, sa amin pong mga Bible studies, sa amin mga practices, maging mga meetings man, Panginoon, at lalo't higit sa aming Sunday service, O God. Hayaan niyo, Panginoon, na maging special sa amin ang mga oras na yun, na kami ay darako, Panginoon, sa pagtitipon ng mga banal, sapagkat mas lalo namin mararamdaman ng inyong presensya, mas lalo namin mararamdaman ng inyong kapangyarihan, mas lalo namin makikita, Panginoon, ang inyong kabanalan sa aming kalagitnaan, O God. And we will feel blessed, Panginoon, kung matatagpuan namin, Panginoon, ang lahat ng iyon sa inyong presensya. Truly, Lord God, salamat. Patawad po ang amin dalangin sa mga panahon na kami nakakalimot. Sa mga panahon na kami, Panginoon, ay nakapagbibigay na dedesecrate namin, Panginoon, ang inyong araw, O God. Tunay, O Diyos, sa mga oras na ito, patuloy na tulungan niyo po kami magbunyi. Patuloy na masabi naming special, lalong-lalo na ang Sunday, sapagkat iyon ang araw ng aming pagtitipon. Truly, Lord God, salamat po sa araw na ito. Mula po sa pasimula hanggang sa wakas, sa inyong pagkilos sa aming kalagitnaan, sa inyong paalala, Panginoon, for your correction, for your rebuke, para ayusin ang aming mga buhay, O God. Salamat, salamat, O Lord God. Salamat sa pagpapatawad. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal. Salamat sa pagsasaayos ng aming pong buhay, O God. Hayaan nyo nga po, Panginoon, baunin namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng inyong salita sa mga oras na ito, O God. At patuloy na magamit namin, O Diyos, ang mga ito, O Lord God, para mapagtagumpayan ang lahat ng mga problema, mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok, O Diyos, na dumarating sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa, at patuloy, Panginoon, na talagang kami pong lahat ay uuwi na taglay-taglay ang inyong presensya, ang kapuspusan ng inyong banal na Espiritu. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.